We are in the series of missions possible. Napag-usapan natin last week yung family. Today is the field. Next week will be finances and then to follow. The field is yung ating topic na yon. How we can reach the field with the gospel. It's all about yung ating calling. Yung panawagan ng Panginoon. Baka hindi nyo alam na God is still calling people. Itong calling is a special calling na kinakausap ang puso mo by God to give yourself to the ministry. In fact, ako ay isang ano, I am one who has been called by God. Many years ago, God spoke to my heart. Actually, bago ako tinawag ng Panginoon, ang bala ko na maging negosyante. My plan was to be a businessman. And actually, yung nililigawan ko si Luan, yan ang pangako ko sa kanya. I will be a businessman. And sabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi niya, ano, titira ka sa Pinas? Sabi ko, no. We'll live in the U.S. And then, okay ka lang. Yaman tayo, sabi ko sa ganyan. At naniwala. Oo. So, baka yan ang dahilan na sumama sa akin. I don't know. Then later on, nag-usap ang Panginoon sa puso ko. And I remember the day na nag-usap ang Panginoon sa puso ko. Because hindi naman ako tipon na katulad ni Jonah. Kilala niyo si Jonah? Ay, hindi yung Jonah na dramatista dito, ha? Ibang Jonah yan. Ha? Yung Jonah sa Bible, yung the story of Jonah na tinawag siya ng Panginoon, pumunta sa Nineveh, and then tumakbo siya, tumakas siya, and then what happened? Kinuha siya ng sumakay siya sa isang barko and nagkaroon ng malaking typhoon diyan sa barko, sa lugar na yan. Tinapon siya at kinain siya ng isang malaking isda. Yeah, you remember the story? Totoong story yan, ha? Yan ang isang tao na tinatawag siya ng Panginoon na meron siyang panawagan ng Panginoon sa buhay niya. Tinakas siya, inayaw niya. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako ganun, Panginoon. Hindi ako ganun. Actually, Panginoon, okay lang ako ibigay yung buhay ko sa iyo, pero kailangan alamin ko na talagang tinawag mo ako. And I think many times sa ating mga kapwa kong Christian, I think many people are like that. Hindi naman sila tumatakbo, hindi naman sila tumatakas. They gusto nila malaman lang na kung talagang may calling ako ng Panginoon. Baka may struggle o ano man. Yeah, mga normal naman yan. But God is still calling today. He called me. He called Maricel. He called others. Sila Christine. Yeah, mga ano. And I believe na meron pa. I believe that God has His hand on many people, even in our congregation, to be called into the ministry. Now, hindi pwede lahat tayo na maging pastor. Tama po ba? Kasi kung lahat tayo tinawag bilang pastor, sinong uupo dyan? Wala. Lahat nandito eh. Oo. Hindi rin tayo, hindi naman lahat tayo tinawag bilang missionary. Tama po ba? Kasi kung lahat tayo maging missionary, di lahat tayo umalis, wala na tayong tao dito sa church. So, hindi naman totoo. Pero, lahat tayo may some kind of calling. Maybe ang calling mo, maging leader ng C group. Maybe ang calling mo, maging discipler ng iba. Pero maybe your calling is to go to Bible college. Bakit? Ano yung calling? Para ihanda mo yung sarili mo so that anytime na merong papagawa sa'yo ng Panginoon na marami kang kaalaman sa Bible, you have learned all these things, and pwede mong gamitin yan para sa Panginoon. That is also a calling. Pero ang focus natin na yun, it will be the calling to a pastor and a calling to a missionary. Because I believe na meron pa tayong mga pastor, meron tayong mga missionary dito. And maybe even if you're a lady, can be a missionary. If a lady, mga pastor, lalaki yan eh. But all pastors need a pastor's wife. Tama po ba? Tignan mo yung katabi mo, mukhang pastor's wife ba yan? Baka mukhang pastor's wife, ha? Ah, siya. Ah, okay. Biglang naging conscious yung iba eh. Oo. Biglang yung naging, ayusin buhok ko. Maging pastor's wife na ako, ha. Oo.
Ganun yan. God is still calling people. I believe that. I believe God is calling people because the need of the gospel is greater today than ever before. Tatlong pangalan na nais ko ibigay sa inyo. I want to give you three names. Adnan Mevic from Bosnia. Manta Gaspar from Croatia. Nargis Kumar from India. Anong tatlong pangalan na yan? Yung tatlong pangalan na yan is the fifth billionth person na pinaanak, the sixth billionth person na pinaanak, and si Nargis Kumar sa India, the seventh billionth person. Pinaanak si Nargis Kumar in 2011. So, ngayon, 12 years old na siya. Okay? 12 years old. Pero in the span of 12 years, alam mo, nadagdagan ang mga 1 billion na tao sa mundo natin. Hindi mo ba alam na dumadami ang tao? We are growing as a world. We have additional 1 billion people. Even the Philippines, naalala nyo, na-announce, na hindi lang, kailan lang na sinabi na umabot tayo ng 100 million. Tama po ba? Ngayon, 110 na tayo. Oo, nadagdagan. Siguro, very loving ang Philippines. Kanya, maraming anak ang nangyari. Ha? That's what happened. Ha? But it also means, kung ang tingin mo yan ay through the eyes of God, it means that there are 1 billion additional souls na nangangailangan ng Ibanghelyo. At sino aabot sa kanila? Kung hindi tayo, sino kaya? It's so important. Let me begin with some verses. Huh? How do I know God's calling me? Begin with these verses. John 4:35 says, "Do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes, look at the fields, for they are already white for harvest." Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya na ating Panginoon Diyos ay meron siyang inahanda na harvest. God is saying, already look there and you will see the harvest. We have a picture of the rice fields and the harvest time of the rice fields. God has prepared people to hear and respond to the gospel. Siyempre, may harvest time. Ibig sabihin yan, ready na sila. God is ready for them to be harvested. Mga circumstances sa buhay nila, kumilos ang Panginoon sa buhay nila upang ihanda, palambutin ang puso nila until the time na pag sinera ng gospel, they will respond to the gospel. Same thing happened in your life. Nung panahon na tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, naalala mo yung araw na yan. Somebody was called para abutin ka ng gospel. Ang nakikita ko sa talata nito is dapat yung paningin natin katulad ni Jesucristo. Dapat pag tumingin tayo sa paligid natin, hindi natin nakikita yung mga problema, yung mga issue, yung mga politics, yung mga ganyan-ganyan. Hindi. Dapat pag nakita natin yung mga tao sa paligid natin, hindi yan problema, yan ay harvest field. And that's what God is saying. Dapat bawat Kristiyano, ang paningin natin, dapat katulad ni Jesucristo, white unto harvest. Luke 14:23 says, "Then the master said to the servant, 'Go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled.'" Ito ang story. Meron isang mayaman, naganda siya ng isang party, isang pagkain, nagpaluto siya, nagpahanda niya lahat na yan, and inimbitan niya lahat ng mga kaibigan niya na mayaman. Lahat ng kaibigan niya, tinanggihan siya. Busy daw sila, may gagawin, may iba't ibang negosyo. Pero one by one, nag-fall out itong mga tao nito. To the point na walang umaten sa party, ang sabi niya sa katulong niya, sabi niya, "Lumabas ka, hanapin mo kahit sino man. Kahit sino man nangangailangan, anybody, because nais ko mapuno ang bahay ko para pakainin ko sila." And the story is this, that God is saying,
that I have a great plan for mankind. Yung mga iba, tinanggihan ako, hanapin natin yung inahanda na. And they are there. It is a great harvest. But, hindi ma-realize yung harvest kung hindi ka lumabas. Hindi ka pumunta. We have to get out of our comfort zone. We have to get out of our chair. We have to get out of our sala. Kailangan tumawid tayo sa kalye. Kailangan puntahan natin yung nangangailangan ng gospel. We have to decide, bilang Kristiyano, na ito ang calling ko personally to go and find somebody. It's never, papuntahan mo sila sa akin. No. Go and tell them about the gospel. That's what Jesus is saying to us. I wonder, sa tingin mo, kung lahat tayo dito, bawat isa sa atin dito, kung lahat tayo lumabas pagkatapos ng service ito, iba ang paningin natin sa mga tao sa paligid natin. At lumabas tayo at naghanap ng kahit isa na nangangailangan ng gospel dahil na-realize natin yung calling natin at tinupad na natin, we fulfilled that calling. Ano kaya mangyari? Alam mo, sa totoo, hindi kasya ang mga tao dito sa ating church. Dahil everyone, bawat isa, na-realize yung kanilang calling. I wonder, ilang churches ang pwedeng simula, hindi lang dito sa Pinas, kundi sa buong mundo, if we would have some more who will say, surrender ako sa missions. Pangatlo, Mark 16:15. Ito ang Great Commission. Mark 16:15. It says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ito ay command of Jesus Christ. By the way, ito ay utos, ha? Hindi ito suggestion. Hindi nakalagay dyan, sana, kung gusto mo, go. No. Basahin mo yan. Ano sabi? Go. Utos. Command. Yan ang dapat gawin natin. To go. Not to stay, not to sit, not to wait, but to go, to be part of going and getting the gospel out. It is not a request. This is a personal instruction from God to go, to be part of the Great Commission. Sa totoo, if we fail, kung hindi natin gawin yan, and we fail in going, what will happen is, sa billion na tao sa mundo natin, hindi nila makikilala ang Panginoon. At mamamatay sila at tutungo sila sa impyerno. Isipin mo, kung pinaanak tayo sa Thailand, alam mo kung pinaanak ka sa Thailand, Buddhist ka. Anak mo, Buddhist. Parents mo, Buddhist. Kung walang pupunta sa'yo, kung walang abutin ka ng gospel, saan ka tutungo? Sa impyerno. Wow! Alam mo, dapat magpasalamat tayo na pinaanak tayo dito sa Pinas. Na hindi Buddhist tayo. At least, maraming mga churches na inaabot ang gospel. Pero hindi lang yan. Dapat tayo maging responsible to fulfill that great commission to go, to reach around the world. I want to focus on a story dito sa John 21. This is the story of the great fish harvest. John 21, verse 1 to 14. Afterward, Jesus appeared again to his disciples. By the Sea of Galilee, it happened this way. Simon, Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee,
the sons of Zebedee and other disciples, pito sila, and Peter said, I'm going out to fish. He told them. Sagot nila, we will go with you. So they went out, got into the boat, but that night they caught nothing. Verse 4. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, sabi nila. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. And when they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. And when they landed, they saw a fire burning coals there with fish on it and some bread. And Jesus said to them, bring some of the fish you have caught. So Simon Peter climbed back into the boat, dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. And Jesus said, come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, gave it to them, and did the same with the fish. This was the third time that Jesus appeared to his disciples. Alam mo sa New Testament, sa Gospels, may dalawang storya ng great fish harvest. Yung first one, ginanap, mababasa mo yan sa Luke chapter 4. Luke chapter 5. Luke chapter 5 pala. The last time was when Jesus told Peter, nakasakay siya sa bangka ni Peter, sabi niya, Peter, lumabas ka. Sabi niya, ibaba mo yung mga nets mo, yung mga lambat mo, at mangingisda ka. Sabi ni Peter sa kanya, Panginoon, lumabas na kami, wala kaming nahuli na isda. Sabi niya, lumabas ka na lang. Sabi ni Peter, sige. Dahil sinabi mo, ilumabas siya. And they also harvested a great number of fishes to the point na napupunit na yung lambat nila. When they saw this second harvest, siguro pumasok sa isip nila, nga, yung first harvest. By the way, yung first harvest, after that, sabi ni Jesus kay Pedro, follow me, I will make you fishers of men. You've heard that, di ba? Fishers of men. Yung fishers of men, binigay ng Panginoon after yung first harvest. Ito yung pangalawa. This one, though, itong harvest ito, ginanap ito after the crucifixion. So, na-crucify, napako na si Jesus sa cruz. After na, that Jesus was already buried, after Jesus resurrected, even after, nabasa mo yan, pang ilang beses ito, nakita nila si risen Lord. Pangatlo, imagine that. They have already experienced 3 years with Jesus, the crucifixion, the burial, the resurrection, and the visual sighting of the risen Jesus Christ. And yet, bumalik sila sa dati nilang buhay. 5 things na nais kong i-share sa inyo na natuto ako dito sa mga talata nito. The first one is this. I can easily forget God's command. I can easily forget God's command. Isipin mo, kasama nila si Yesu Cristo, part of His disciples. They were there. They saw all the miracles. They saw the blind who can see, yung mga pilay na nakalakad. They saw Lazarus na binuhay ng Diyos ulit. Nakita nila lahat yan. They saw the water that was turned to wine. Nakita nila lahat. But yet, after they saw all of these things, bumalik pa sila sa dati nilang buhay. Grabe,
You know what that says to me? Kahit sino man sa atin, pwedeng kalimutan ang Panginoon. Tama? Kung ito nangyari sa kanila, tayo kaya? And many Christians, kapag nagkaroon ng kahirapan lang, konting problema lang sa buhay, iniiwan nila yung kanilang commitment sa Panginoon, and we go back to our past life. Do you know some? Meron kayong alam? Maybe in your own life, nangyari sa'yo? Nangyari ba sa inyo yan? Yes! It happens. Because we are so easily distracted. Konting problema lang. Aywan ko kung bakit itong mga pitong disciples, bumalik sila sa dati nilang ginagawa. They were already called into ministry. Tinawag sila ng Panginoon personally, audibly, by God. And then, after a while, bumalik sila. Iniwan nila yung kanilang calling. Sa totoo, most Christians do not care about the Great Commission. Tama po ba? Karamihan ng mga Christians, ang punong-puno ng mga prayers nila, kung anong personal request nila. Tama po ba? Ang prayers natin kaya, kapag nagdadasal tayo sa Panginoon, is our prayers about yung mga Great Commission, yung mga hindi pakilala ang Panginoon, or is our prayers, alam mo, Panginoon, kailangan ko pera. Totoo, hindi. Nahirap aminin yan. Pero totoo. O kaya, Panginoon, bigyan mo akong poging boyfriend. Ang focus mo, boyfriend, get right na, hindi yung focus na. Panginoon, hirap-hirap kami. What happened to the Great Commission? We go back sa ating dating buhay like the disciples. Sa madaling salita, at kung tapatan tayo, ha? Dominated yung isip natin tungkol sa pera. Tama po ba? Tama? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, nag-iisip ka ba ng pera? Kung katabi mo yung asawa mo, huwag mo sermonan. Ha? Huwag mo i-sermon. Mamaya na lang. Couples message yan. Ha? We think about money all the time. Even now, siguro ang isip mo, ganong katagal ang mensahe ni Pastor Greg kasi gutom ako at sana ko sino maglilibre sa akin mamaya. Tama po o hindi? Yung katabi mo, iniisip mo, maglilibre ba yan? Aywan ko. Magpapabait ako para mukha akong Kristiyano para malibre nila ako. Ganon. Tama po ba? Parang ang huling isipan, yung ano ang kailangan ng mga missionary, anong kailangan yung mga lost. Kasi focus tayo sa atin. Ganon ang tingin natin sa sarili. Katulad ng disciple, I can so easily forget God's command. Can I remind you of a verse, Deuteronomy 8:18? Kung pera palagi ang isip mo, basahin mo itong talata nito, Deuteronomy 8:18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Saan galing ang kalakasan para kumita ng pera? Galing kanino? Ang Panginoon. Basahin mo Matthew chapter 6. Huwag mo idadahilan kung anong isusuot mo, anong kakainin mo. Kaya ng Panginoon yan. Focus ka sa Panginoon, hindi sa sarili mong kailangan. So easily we forget our calling and God's command. Pangalawa, Jesus knows my needs before I know. Jesus knows my needs before I know. Dito sa talatang 4, verse 4, it says, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish?
Now let me ask you a question. Tanong ko muna. Alam ba ni Jesus na wala silang hinuli ng isla bago siya tinanong? Alam niya, tama po ba? Bakit? Diyos siya. Hindi pwede, hindi siya alam. So alam niya na wala naman silang hinuli ng isda, bakit nagtanong pa siya? Naisip mo ba yan? Bakit nagtanong pa siya? Alam mo bakit? Para maisip yung disciple. Hindi siya nagtatanong para sa sarili niya. Nagtatanong siya para magising ang isip ang disciple. Kasi minsan, hindi natin nakikita yung mga nakikita ng Panginoon. Actually, kung babasahin mo pa yung talata na mga yan, handa na yung isda, meron na siyang isda. Actually, hindi naman naghihingi ng isda ang Panginoon kasi meron na siya. Ibig sabihin yan, kung ano nangangailangan mo, alam na ang Panginoon. Bago ka nagkaroon ng needs, alam na ang Panginoon. Ibig sabihin yan, kung alam na ang Panginoon, bago mo alam yung needs mo, ano sa palagay mo, kaya niya i-provide ng needs? Kaya. Kaya. So huwag kang kakabahan. Huwag kang mag-aalala. Dahil alam na Panginoon lahat ng kailangan mo. They said they have no fish. Biro mo, isipin mo to. Iniwan nila yung calling nila, bumalik sila sa dati nilang buhay, sa hanap buhay nila, at very professional naman sila, professional na fisherman sila, lumabas sila, magdamag sila ng isda, ano nangyari? Wala. Wala nangyari. Can I say this? Kung ang focus mo, ang mga kailangan mo, at yung pera na kailangan mo, at hirap ka na hirap, kumita ng pera, at the end of the day, ang mangyari, lahat ng kinita mo mawawala lang. Ang Panginoon ang kayang i-provide. So baka sabi mo, wala akong pera pang bigay sa Panginoon, pang aking ikapo, pang aking missions. Teka muna. Baka ang dahilan wala kang pera maibigay dahil ang focus mo pera, hindi focus mo calling ng Panginoon. Kung anong gusto ng Panginoon sa buhay mo. Baka inuunahan mo ang mga kailangan mo, hindi inuunahan mo ang Panginoon. Kanya lahat ang focus. Yan ang nangyari sa kanila. Alam mo, at the time na meron kang mga iniisip na mga bagay, or maybe you might say, Pastor Greg, hindi mo alam ang kalagayan ko. Tama. Hindi naman ako alam yan. Hindi naman ako Diyos eh. Baka hindi ko alam ang kalagayan mo, kung ganong kahirap ang buhay mo, o ano mang kailangan mo. Maybe I do not know that. But I do know, alam na Panginoon. And tuwing nag-justify tayo, hindi ko kayang sumuko sa calling ng Panginoon dahil ganitong, ganitong, ganito. Alam mo, you are basing yung mga decision mo sa sarili mong isip. Kung binabase mo mga rason mo sa sarili mong isip, ingat ka. Maraming sinasabi ng Bible tungkol sa sarili nating isip. Tignan natin mga talata. Ito dito sa Matthew 15 and verse 19. Sabi dito, from the heart come evil thoughts. Murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander. These are what defile you. Saan gagagaling yan? Sa sarili natin. Kung umaasa ka sa sarili mong isip, yan ang lalabas. Dahil makasalanan tayo. Pangalawa, tignan mo to. Proverbs 28:26. Those who trust their own insight are foolish. But anyone who walks in wisdom is safe. Kung umaasa ka sa sarili mong isip at sinasabi mo, ito ang dahilan na hindi ko pwedeng gawin yung gusto ng Panginoon sa buhay ko, and dito mga alibay ko, ito ang mga rason ko, ito ang mga reasons na gagawin ko, mga alibay na gusto kong abutin sa Panginoon. Ang sinasabi dito, ang isip mo, kamangmangan. Yan ang sinasabi. Sabi dito, Jeremiah 17:9, the human heart is the most deceitful
of all things and desperately wicked, who really knows how bad it is? Wow! The next time na nag-usap ang Panginoon sa iyo na gawin ng isang bagay pabor sa Kanya at nag-abot ka at lumabas sa bibig mo mga alibay, ingat ka. Sino dito, meron kayong teenager na anak? Sino dito may teenager taas ng kamay? O sino before, nagkaroon kayo ng teenager? Ako, nagkaroon ako ng anim na teenager. Oo. Bustang buhok ko sa anim na teenager na yan. Oo. Question ko, mga magulang. O, mga magulang. Buo ba ang isip ng teenager? Wow, sumisigaw pa. Wow. Pasensya kung teenager ka, ha? Kasi ang mga teenager, isip natin, alam ko lahat, tama po ba? Yes. Pero hindi pa buo. Kailangan may guidance. Tama po ba? At sinasabi ng mga magulang, "Oy, anak, hindi bagay sa'yo. Hindi tama yan. Mag-aral ka muna." O, mga teenager, sino narinig na yan? Mag-aral ka muna. O, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ay, nako, narinig natin yan. Nay, hindi mo naman, ang hirap-hirap yung teacher ko, napakasalbahe ang teacher ko. Maybe yan ang nagsabi ng ganyan, di ba? Oo. Minsan, naging teacher ako, sinasabi niya, salbahe. Hindi naman, bait naman ako eh. Oo. Hindi buo ang isip. So, I ask you the question, sino mas buo ang isip? Sarili mo, kahit adults ka, or ang Panginoon? Ang Panginoon. Don't trust your own heart. Trust God's will. Pangatlo, trust God's way through God's word always. Trust God's way through God's word always. Jesus said to them, naghirap kayo, nang isda kayo, magdamag, at yung mga lambat nyo, tinatapon nyo sa kaliwa, subukan mo yung side ko. Test mo yung side. Sa kanan. Bakit ganun yan? Alam mo yung mga professional fishermen noong panahon ni Jesus, hindi sila tinatapon ang mga lambat nila sa right side. Always sa left side. Kasi yan ang ano. Yung mga ginagawang bangka noong panahon na yan, yan ang mga style niyan. Diyan, inihuli yung mga isda. So yung sinabi ni Jesus sa kanila, do on the right side, siguro ang isip ni Pedro, sino ba ito? Ano bang alam nito? Ano ba si Jesus? Fisherman ba si Jesus? Carpenter. Carpenter. Ito ang mga carpentero, bakit nang sermon siya sa akin bilang, ano, di naman siya marunong eh. Pero sabi nila, sige, subukan. Tinapon nila yung lambat nila sa kanan, ano nga, napuno ang lambat. When you do things God's way, God always provides. I want to share with you a verse, Proverbs 3, 5, and 6. Kung hindi nyo pa na-memorize itong talata nito, ito ang assignment ko sa iyo this week, i-memorize mo yan. Proverbs 3, 5, and 6. Ito nakasulat. Trust in the Lord with all your heart. Anong sunod? Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Trust God's way through God's word always. May nagsabi minsan sa akin na ganito, Pastor Greg, takot ako maging missionary. Takot ako maging pastor. Paano akong pakainin yung pamilya ko? Madalas yan ang pumapasok sa isip. Paano kong gawin yan? Alam mo ang sinasabi ko sa kanila? Unahan mo ang panawagin ng Panginoon sa buhay mo. Put God first. Trust God. Don't trust your own thinking. And I will say this, kahit na yung mga missionaries natin, even though I can say that many of them survive on a low amount, pero wala silang kulang eh. God provides. Even para sa pamilya nila.
Meron silang tinutulungan ang pamilya nila. Many of them, almost all of them, ganun ang nangyari because inunahan nila ang panawagan ng Panginoon sa buhay nila. And when they trust God's will for their life, makikita nila ang kapangyarihan ng Panginoon in everything they do. Proverbs 3, 5, and 6, trust God's way through God's word always. Number 4, when Jesus calls, Jesus provides. Nothing to worry. When Jesus calls, Jesus provides. Nothing to worry. Kung dito ka na yung umaga, you will say, Pastor Greg, alam mo, parang may calling ang Panginoon sa buhay ko. Parang tinatawagan ako. Kinakabahan ako. Ito ang sagot ko sa iyo. Unahan mo ang calling mo. Sumunod ka sa panawagan ng Panginoon. Sumuko ka sa calling ng Panginoon. Kasi wala naman tinawag ng Panginoon na magagawa niya na wala siyang balak i-provide lahat ng nangangailangan niya. In fact, yung mga iba, tumataba nga eh. Oo. Happens. Oh, si Pastor June, tumataba si Pastor June. Oh, nag-amen yan. Oo. It happens. Trust God's way through God's word. Jesus calls. Jesus provides. Nothing to worry about. I will say this. Kung tinawag ka bilang missionary today, kung tinawag ka bilang pastor today, alam mo, may plano ang Panginoon para sa buhay mo. Sabi ng Jeremiah, His plans are good for our success, to prosper us, if you will just surrender to Him. He will provide all your needs. What is happening is, God is waiting for you to surrender. And then lastly, God's call today is clear. Deep in my heart, I know God is calling me. When Jesus told the disciples, bring your fish to me. Hindi naman mababasa mo yan. They did not ask sino si Jesus because alam na nila. Their calling, they were reminded sa calling nila, klaro. I will say this. Kung andito ka na yung umaga, habang ako nagsasalita, kung talagang may calling ka, kung tumatawag kung ang Panginoon sa puso mo, you know. Alam mo. You know. Marami nagtatanong sa akin minsan, Pastor Greg, paano ko malaman kung may calling ako? Alam mo? Kung meron kang tanong na ganyan, may calling ka. Yan ang sinasabi ko. Eh, may calling ka na. Ah, paano mo nalaman? Nagtanong ka eh. Di naman ako ang tumawag sa'yo. Kayo ang lumapit sa akin eh. Huh? Because you know in your heart. Can I just say to you, if God is calling you to be a missionary, surrender today. If God is calling you to be a pastor, surrender today. If God is calling you to enroll in Bible college para ihanda mo yung sarili mo, enroll today. If God is calling you to be a C group leader, a discipler, then begin today. Huwag na tayo magko-question sa calling ng Panginoon. Sumunod lang sa panawagan niya. And you will experience incredible joy and peace and direction. By the way, napansin mo ba may number dyan sa talata? Ilan ang mga isda na hinuli nila? Andyan sa notes nyo. 153. Ako ay talaga, habang ako nag-aaral itong passage ito, tanong ko sa sarili ko, bakit may number yan? Bakit yung isang milagro na ginawa ng Panginoon sa Luke chapter 5, walang number, large number na lang. Pero ito, pinabilang ang Panginoon, 153. Why is that there? So I did some research. May dalawang lumabas.
So mga historian, mga commentaries. And this is what they said. Sabi niya, alam mo ilang klaseng isda na alam, na bilang nung panahon nangyari itong milagro nito? Ilang klaseng isda na alam ng known world at that time, alam mo ilan? 153. Ano ibig sabihin niyan? Lahat ng isda. Representing. Ibig sabihin niyan, lahat ng tao. We are called to reach the whole world. Alam mo, isa pa. Alam mo ilan ang mga bansa ng panahon nito na kabilang? Nations and people groups during this time, known sa mga historias na yan, 153. Hindi lang buong tao, buong mga bansa. I just was so amazed. The calling of God is so clear. It's for the whole world. Ginawa itong milagro nito in front of the disciples. Ito ang pangatlong appearance to the disciples. There were others, but not to the disciples. The road to Emmaus was another one, not to the disciples. But to the disciples, there were three of them. The first was when he rose from the dead. He appeared to the disciples and Mary. He also appeared without Thomas, and then Thomas showed up. That was the second one. This is the third. Ito ang question ko sa inyo, sa atin lahat. Ilang beses kailangan mag-usap ang Panginoon sa puso ko bago ako susuko sa Kanya? Wow. If God has called you to be a C group leader, to be a discipler, to be enrolled in Bible college, to be a pastor, to be a missionary, palagay ko, you know, dahil nag-usap ang Panginoon sa puso mo even before. And yung question dapat sa sarili mo, ilang beses kailangan mag-usap ang Panginoon sa aking puso bago ako susuko sa Kanya? Sana ito ang huling time bago ka susuko. And you would give your life to God. What is holding you back from becoming a missionary? Becoming a pastor? How many times will God have to speak to you before you give your life to Him? Three steps. Three action steps, and I will be finished. First, ask myself, is Jesus calling me today? Ask myself, is Jesus calling me today? Second, offer my life to God. Offer my life to God. Kung hindi klaro ang calling sa buhay mo, I challenge you. Offer. Say to God, Panginoon, open ako. Tawagan mo ako. Ready na ako. I will go. Surrender your life to God. Say, God, make it clear. First, ask myself, is Jesus calling me? Second, offer myself. Jesus, I am willing. Third, kung meron kang calling, make it public. Mamaya, magkaroon tayo ng invitation. Kung meron kang calling, and maybe, alam ko, hindi ito normal na message. But this is an important message. It's a call of God on your life. Maybe, if God has called you, today you will come forward and you will say, Pastor Greg, God is calling me. Susuko ako sa Kanya. Maybe you will be like me. I gave my life to God. He called me. And I have never turned back. And will never turn back.